Madaling araw pa lang ay kaharap na ni Gardo ang kanyang limang manok na panabong. Ang limang ito ay ilang beses nang nakatanggap ng pagkapanalo. At iyon ay dahil sa pagiging biyasa niya sa pagkilatis, kung mananalo ba o matatalo ang alaga kapag kanya nang isasabong. Mag-iisang dekada na rin siyang nahumaling sa pagsasabong. Hindi lang sa panalong pera kundi pati na rin sa mga bihag na masaya nilang pinagsaluhan ng dalawa ng kanyang asawang si Aida. Ang asawa niyang laging nag-aabang ng kanyang pasalubong na isang buong manok. Minsan ay hindi na ito makapaghintay na lutuin. Mas nasasarapan itong lantakan ang bihag kahit hilaw pa lang. Dahil mag-asawang aswang si Gardo at si Aida. At sa pagiging sabungero ni Gardo, ay napalawak ang kanilang lupain at nakapag-alaga ng napakaraming manok, hindi lang pangsabong kundi pagkain na rin nilang dalawa. Sa hilaw na karne ng manok lang naman sila nagkasya. Ayaw nilang kumain ng mga inosenteng tao dahil alam nilang kaunti lang ang pagkakaiba ng mga tao sa kanila. Siguro may sabong ka na namang pupuntahan. Wika ni Aida nang magising at makita ang asawa mula sa bintana. Oo Aida, may sabong daw mamayang hapon doon sa kabilang baryo. Nako, iyak gagabihin na naman ako nang uwi nito. Napaismid lang si Aida sa sagot nito. Halos manok na lang at kalabaw nito na pansaka ang inaalagaan. Wala na itong panahon sa kanya. Tila nahalata naman iyon ni Gardo. Ay nako naman Aida, nagsiselos ka na naman sa manok ko. Ano ba yan? Tanong pa nito habang nakingisi. Sige lang Gardo, tawanan mo lang ako. Dahil balang araw, aasawahin mo din yung mga manok mo at iiwan na kita. Galit na bulyaw ni Aida. Mahal naman, kaya aga mo namang minamalas tong alaga natin eh. Mamaya ay hindi na mananalo ito. Reklamo ni Gardo. Ewan ko na lang sa'yo, Gardo. Bahala ka sa buhay mo. Bulyaw nito sabay talikod. Napailing na lamang si Gardo. Hindi rin niya pwedeng iwanan ang kanyang alaga dahil may ituturok pa siya rito para maging maliksi pagdating ng hapon. Isang matandang lalaki ang napadaan sa kanilang harapan. Titig ito ng titig sa hinawakang manok ni Gardo. Isasabong mo mamaya yan sa kabilang baryo, ano? Tanong pa nito. Oho manay, sigurado kong panalo ito mamaya. Nakikita mo ba itong paa niya? Yan, may sinyalis oh. At ito pa, yung sa ibabaw ng ulo niya. Nako, panalo to. Sigurado ako. Litanya pa ni Gardo. Napangisi lang ang matanda. Diretso lang itong umalis. Biglang napakunot ang noo ni Gardo. Parang ilang beses na niyang namataan ang mukha ng matandang iyon sa sabungan. Alam niyang sabungero rin iyon at lagi ring nananalo. Hindi pa nga lang nangyari na naging magkalaban sila. Ngunit wala siyang ideya kung taga saan ang matanda. Nagtaka na lang siya at bigla itong napadaan sa bakuran niya. Napailing na lamang siyang muli at ibinalik na sa mga alagang manok ang kanyang atensyon. Pinuntahan na niya ang napakarami pa niyang alaga at isa-isang pinaliguan ito. Kinakausap pa niya ito na parang may matinong pag-iisip at sasagot sa kanyang mga katanungan. Yan, tapos na kayong maligo. Oh, sanayin ko kayo mamaya ha, para maging matapang kayo. Kasi kapag hindi, ipapakain ko kayo ng hilaw sa asawa ko. Naku, gigil pa naman sa inyo yon. Pananakot pa nito sa mga alaga. Tirik na ang araw bago niya natapos ang paglilinis sa manukan. Kaya diretso na rin siyang naligo at nag-almusal mag-isa. Tapos na ang kanyang asawa na kumain. At dahil masama ang loob sa kanya, nagkulong sa kwarto at ayaw siyang pagbuksan. Kailangan pa niyang suyuin. At dahil gutom siya ay uunahin na muna niyang kumain. Mabilis rin naman niyang mahuli ang kiliti ni Aida. Alas 3 na ng hapon nang gumayak si Gardo.
Sabik na siya sa nasabing sabong. Isang oras din ang kanyang lalakbayin para makarating doon. Sa daan ay marami rin siyang kasabayan. Ang iba ay may bitbit ring manok at ang iba ay makikipusta lang at makikinuot. Pagdating doon ay sobrang ingay na ng munting sabungan na gawa ng mga taga-baryo. Nagkumpulan ang mga tao kaya kanya-kanyang sigaw at hiyawan. Paulit-ulit na sigaw ng mga manunood sa nakitang matinding labanan. Nilapitan na kaagad ni Gardo ang organizer ng pasugalan. Pinalagyan na rin ng tahid ang paa nito dahil ito na ang susunod. Nagulat na lang si Gardo nang makita ang magiging kalaban niya. Ang matandang napadaan sa kanya, maaga pa lang. Napangisi ito habang nakaharap sa kanya. Sinyas pa nito ang kamay na loser at tila nagpantig ang tenga ni Gardo. Ramdam niyang may kakaiba sa matandang ito. May iniusal ito habang nakapikit at bago iyon ay tinitigan pa nito ang kanyang alaga. Kaya kaagad na alarma si Gardo. Hindi magandang laban ito. Isang babaylan ang matanda at hindi patas ang laban ito. Hindi pwedeng hindi niya labanan iyon gamit rin ang Latin. Isa siyang aswang, kaya marami rin siyang alam na mga Latin. Gagamit na lang siya ng Latin para sa proteksyon ng kanyang alaga. Total, ayaw naman ang matanda ng normal na labanan. Hindi maglalaban ng kanilang manok. Kapangyarihan laban sa kapangyarihan. Inakala ba ng matandang ito na maiisahan siya nito? Kaagad na inusal ni Gardo ang salitang pangharang at nang hindi makalapat sa balat o katawan ng kanyang alaga, ang tahid na nasa paa ng manok ng kalaban. Sator, aripo, tinit, opera. Ang kanyang usal habang tinitigan ang kanyang alaga, ilang sandali pa, nagkaharap na ang dalawang manok. Nagsimulang tumayo ang mga balahibo ng mga ito sa leeg. Pawang naghihintay ng pag-atake. Isang tusik sa ulo ng kalaban ang ginawa ng manok ni Gardo at tila ito ang hudyat para umatake ang kalaban. Lumipad sa ere at gustong sunggaban ng tahid nito ang tiyan ng alaga ni Gardo. Subalit kakatuwang tila may malakas na enerhiya ang tumutulak dito palayo kaya hindi matamaan ang alaga ni Gardo. Kaagad na kumuha ng buhelo ang manok ni Gardo. Siya naman ang aatake ngunit umilag rin ito. Sobrang bilis nitong kumilos at sa bawat paglipad ng manok ni Gardo, papalapit dito ay naiilagan din ito. Hanggang sa sabay-sabay na ang mga itong lumipad sa ere. Napaatras ang manunood at ang iba ay tumalo na sa labas sa takot na sila ay matamaan ng tahid. Marami ang namangha ngunit marami rin ang natakot sa nasabing labanan. Iyon lang yata ang sabong na napanood nila na lubhang napakadelikado. Walang pakialam ang mga manok kung saan silang dako magpupunta. Sobrang lakas pa ng enerhiya sa pagitan ng dalawa. Ano tanda? Kaya pa? Tanong ni Gardo na mababasa lamang sa kanyang mga mata. Habang tinititigan ang mga mata ng matandang kalaban. Mandaraya! Sagot ng matanda habang nakatitig kay Gardo. Ikaw yun, tanda. Ngayon patigilin mo ang manok mo para matapos na ito at natatakot na ang mga tao. Wika ni Gardo, mata sa mata pa rin ang pag-uusap nila. Nang makitang ginawa naman ng matanda, ang kalaga nito ang alagang manok sa ibinalot nitong enerhiya gamit ang salitang Latin. At sinabay na rin niya ang kanyang alaga. Sabay ang mga itong bumagsak sa lupa na tila ba pagod na. Sa pagkakataong iyon ay naging normal na ang labanan. Pagabi na ngunit ang dalawang manok pa rin ang naglalaban. Nababagot na ang iba habang ang iba naman ay natutuwa. At sa huli ang manok pa rin ni Gardo ang panalo. Galit na galit ang matanda nang makitang nakabulagta ang kanyang manok.
Mandaraya kang lalaki ka! Sigaw ng matanda. Paano mo nasabi, tanda? Marunong ka dapat tumanggap ng pagkatalo. Wika ni Gardo sa matanda. Kinuha na nito ang kanyang manok na natanggalan na ng tahit. Maging ang bihag at ang panalo. Pasipul-sipul pa siyang naglakad pa uwi ng bahay. Naisip pa nga niyang liparin na lang upang mapabilis ang kanyang dating. Ang kaso ay marami siyang kasabayan. Ngunit nagulat siya nang mapagtanto na puro itsura ng matanda na nakalaban niya kanina ang nakasabayan niya ngayon. Napagtanto nga niyang isang babaylan ang matanda. Subalit hindi siya natinag. Babaylan lang ito, samantalang siya ay aswang. At marami rin siyang alam sa mga ritual pang babaylan. At isa lang ang paraan upang malaman kung alin sa mga kasama niyang totoo. Nainis pa siya nang sabay-sabay pa ang mga itong humalakak. Nagmatsyag lang si Gardo kung ano pa ang pwedeng gawin ng matanda. Alam niyang gagawin ito ang lahat, malinlang lang siya. Ano ba talagang kailangan mo sa akin, tanda? Ayokong makasakit, kaya huwag mo naman sana kung udyo ka, nasaktan ka. Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin. Litanya ni Gardo. Sakali pang hihilingin ko sa iyo ang isang bagay, ibibigay mo sa akin? Tanong ng matanda. Kung tingin ko naman ay hindi ako dihado, at para sa ikabubuti mo at sa akin, bakit naman hindi? Ano nga yun? Tanong ni Gardo rito. Hindi mo ba napansin na mabigat ang bihag na dala mo? Tanong pa ng matanda. Pansin ko rin. Wika ni Gardo, saka napagtanto na kakaibang ang bigat nito. Kaya napakunot ang noo ng lalaki, tsaka tiningnan ang matanda. Bakit ba? Anong meron sa manok mong ito? Tanong ni Gardo rito. Hindi yan ordinaryong manok lang, Gardo. Isa yang bawa. Ang pinakamataas na uri ng engkanto. At nasa pangangalaga ko yan. Dahil sa pakiusap ng inang Reyna. Dahil naging suwail sa kanilang kaharian. Ang totoo ay isa yang prinsipe. At puras na malaman ng inang Reyna nito at amang hari ang pagkamatay ng kanilang anak. Hindi lang ako ang mamamatay, pati rin ikaw. Paliwanag ng matanda. Napamulagat ang mga mata ni Gardo. Hindi siya makapaniwala na isang bawa ang napatay ng kanyang alaga. Ang pagkakalam kasi niya, sobrang makapangyarihan ang mga bawa. Pero bakit napatay ito ng kanyang alaga? Kaagad niyang tinanong ang matanda. Inalisan siya ng kapangyarihan ng kanyang mga magulang dahil umibig sa isang tao na ipinagbawal sa kanilang kaharian. Nakailang panalo na rin sa akin si Prinsipe Olgo. Ang sabi naman ng ama niya, pwede ko namang gamitin sa sabong. Basta sisiguraduhin ko lang na walang kaalaman sa pagiging babaylan ang aking kalaban. Wala akong ideya na isa ka palang babaylan. Kaya pakiusap, ibalik mo sa akin ang bawa na yan at tulungan mo akong buhayin upang hindi tayo makatikim ng parusa sa amang hari nito. Pakiusap ng matanda. Nakaramdam ng pag-alala si Gardo nang marinig iyon. Subalit napakahirap na bagay ang buhayin ang isang namatay na. Paano naman natin gagawin yan? Wala akong ideya sa pagbuhay ng mga namatay na. Saad dito ni Gardo. Marunong ako. Basta kusa mong ibigay sa akin ang iyong bihag. Wala pang isang oras, kaya pumipintig pa ang puso ng bawa. Akin na! Kaagad na iniabot ni Gardo ang nasabing bihag. Tumabi sila sa daan at doon ginawa ang ritual. Hindi makapaniwala si Gardo sa nakita. Lumiwanag ang buong katawan ng manok na bawa. Tila may kung anong enerhiya na lumabas mula roon. Ilang minuto lang ang lumipas
at bigla na itong tumayo. Lumundag-lundag pa sa tuwa ang matanda. Nangako siyang hindi na talaga uulitin pa na ilagay sa panganib ang inihabilin sa kanyang bawa dahil hindi na siya sigurado kung maililigtas pa niyang muli ito. Ngunit nangangamba pa rin siya. Oras na magsumbong ang bawa na minsan na itong nalagutan ng hininga dahil ginawang pangsabong, siguradong malaking kaparusahan din ang kanyang kakaharapin.